high water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. This is Gem in Year Tar Reader. So, water sign, alamin natin ang sitwasyon na na-encounter or may encounter mo. Just a reminder, this is a general reading. So, this may or may not resonate with you. So, don't take it personally. This is just a guide. This is also a timeless reading. So, kung mapanood mo ito sa ibang panahon at ibang pagkakataon, possible na nakatadhanang mapanood mo ang reading na ito, maaaring yung mga advice and messages na mapupull out natin ay makatulong sa iyong sitwasyon. Also, please like, share, comment, and subscribe for more videos. Water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces, salamat sa pagsuporta at pagsubaybay sa ating channel. Na-appreciate ko lahat ng comments and messages nyo sa ating videos. Water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces, give me your energy. Water sign. Okay. Water sign, you have Page of Wands. A fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Ace of Swords, an air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. And Four of Cups, a water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Maaaring meron kang matuklasan. Mensahe na hindi pa ganun ka-clear. Medyo cloudy. There's something in this situation na parang medyo immature. Kung ano man ang matutuklasan or malalaman mo, maaaring mabago ang iyong sitwasyon or pananaw sa buhay. Alamin natin, water sign. Give me the Page of Wands for water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. What is this Page of Wands? Water sign, you have Judgment. And Queen of Cups, a water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. This is some kind of a decision na kailangan mong gawin. Sa oras na malaman mo, masabi sa'yo, yung impormasyon na ikababago ng buhay mo. Maaring hindi pa ito nakakarating sa'yo, wala pang nakakapagsabi. Pero I'm sensing na may idea ka kahit papano. Hindi pa clear. You have Page of Wands. Hindi ganun ka-clear pero may idea ka. Medyo aware ka. And for you to handle the situation, you are focusing sa sarili mo. Maaaring nagpapakabisi ka para hindi ka malito sa kung ano yung matutuklasan or masasabing impormasyon sa'yo. You are taking time for yourself. Let us see. Let us see the Ace of Swords in your energy. Water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. You have Ace of Wands, a fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius, and Ten of Swords, an air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. You have two aces. New understanding, new passion will ignite. I'm sensing na you realize yourself worth. Kaya you are moving on from the situation. Kung ano yung matutuklasan mo, yun ang magbibigay sa'yo ng enlightenment sa buhay. Na kailangan kong talikuran ng nakaraan,
for me to move forward. Focus sa sarili. Mas maging responsible sa buhay. Na kailangan akong may mapagkaabalahan para makalimutan kung ano yung natuklasan na ito. Kung ano yung nalaman mo, yun ang babago ng buhay mo. Yun ang magbibigay sa'yo ng courage, motivation to pursue your dreams, to move forward, to go on with your life, and be inspired. Let us see the Four of Cups in your energy. Water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Give me the Four of Cups. Okay. You have the Seven of Swords, an air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Nine of Swords, an air sign. Five of Cups, a water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Nine of Wands, a fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, and the Hermit, a strong Virgo energy. There's so much pain kasi niloko ka. Pinagtaksilan, nilinlang ka, hindi nagsabi ng totoo, hirap kang makalet go, hirap kang makarecover. Kahit anong dumating sa buhay mo, wala. Nakafocus ka sa kung anong problemang nasa sitwasyon mo ngayon. Kung ano yung natuklasan mo. Parang yung buong energy mo nandoon ngayon sa problemang nalaman mo. Yung panluloko, hindi ka makatulog sa gabi sa kakaisip. Panlilin lang. Na-realize mo na hindi ito deserve or worth it ng energy ko. Diba? Sayang yung energy mo sa kakaisip sa problemang ito. Kung ano yung nawala, let it go. Kailangan, you have this courage to let go and move on. And embrace new beginning. The Hermit, pag nilay-nilayan mo yung mga nangyari, yung natuklasan mo, bakit nangyari yun sa'yo? Bakit kailangan mo pang pagdaanan yun? There's always a reason. Diba? Huwag ka magpakalugmok. Kasi, maaaring itong nalaman or natuklasan mo is a blessings in disguise. Para magkaroon ka ng enlightenment sa buhay. Para hindi ka na paulit-ulit na lulukohin. Kasi, nalaman mo na ang katotohanan. Let us see. Angel Guide, give me some message for water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. A year from now, never give up, never lose hope, never lose hope. There's something better. A year from now, maaaring makarecover ka rin someday. There's something better. Do not close your doors for so many opportunities na dadating sa buhay mo. Helpful people, meron at merong willing tumulong sa'yo sa sitwasyon mo, sa oras ng kailangan mo ng tulong ng iba. Huwag kang mahiyang humingi ng tulong kung kinakailangan. Let us see, Oracle Guide. Give me some message for water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Water sign, communication is key. Try to communicate sa mga taong mapagkakatiwalaan mo. Sa mga taong alam yung sitwasyon mo. Sa mga taong makukuhan mo ng magandang advice para sa desisyon na gagawin mo. Surrender to the divine. Adjustments are required. Diba? Hindi pwedeng lagi ka na lang nagpapakalugmok sa sitwasyon na pinagdadaanan mo. Kailangan mo makarecover. And your hard work is paying off. Hindi masasayang yung effort mo. Always remember that. Kailangan, you have to deal with the situation with confidence. Na someday,
makaka-recover ka. Matatapos din tong pinagdadaanan mo sa buhay. At masasabi mo na okay ka na. So, thank you. Water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Please like, share, comment, and subscribe for more videos. Thank you, water sign.